I feel like it's an achievement po kasi idol ko po talaga si Miss Jacqueline Hussein. Before pa ako mag-start mag-artista, siya na talaga yung nilulook up ko and nakaka-overwhelm po siyempre na habang nasa set kami, nakaka-work ko siya tapos binibigyan niya rin po ako ng tips sa pag-aarte. May acting coach din po kami doon na si Tita Angie. Bale, tatlo po silang acting coach ko, si Derek, si Miss Jacqueline, si Tita Angie. Sabi ni Derek, magpuring-puring ka daw ni Jacqueline sa acting. How do you feel about it? Ayun po, tingin ko po, naging okay po yung performance ko talaga na hindi lang dahil sa akin, dahil na rin sa mga nag-guide sa akin doon na sa set. Direct up yung ending, talagang ganun ba yun? Nawala na lang si Jacqueline, it's in purpose. But ano exactly what do you think is the reason bakit tinapos niyo doon yung set? Yan yung original script. That was the intention. Kukwento ko lang maikli yung creative process namin. Tuwing meron kaming pagkatapos ng isang pelikula o pagkatapos ng isang set ng mga concepts na na-pinitch namin ni Ricky na na-approve. Pag nag-usap kami ni Ricky, sinasabi niya sa akin, tinatanong niya ako, Mac, anong susunod mong gustong gawin? Sabi ko sa kanya, gusto ko sana, Ricky, yung kwento, gawin natin 1999. And we tried to limit it para walang online. So nilimit namin yung setting. Klinano namin talaga that way. So yun lang ang napag-usapan namin. Yung binigay ni Ricky yung script, pagtapos, I usually read it right away, then I give my reaction. Nung tumawag ko sa kanya, tinawagan ko siya, umiiyak ako. So kung Ricky, umiiyak ako, kasi kung ako si Jane, kung ako si Sheila, aalis din ako. Ako yun yung gusto, I think yun yung tamang pagmamahal base sa karanasan nila. It's just me to treasure ko yung the few moments. Tapos tumahimik si Ricky, sabi niya, oo nga ako rin, naniniwalang ka. So we agreed. So, hindi ako nagpabago ng mga script ni Ricky. We tried to follow it. I follow it as much as I could. At pinag-uusapan namin lahat. Kasama ko si Ricky hanggang post. Until mag-online ako kasama ko siya. So yes, it was intentional. Yes, that was the ending from the very start. Ang last frame ni Jane was yung walking away niya. That was the last shot of Jane. Tapos ang last shot ni Asi was that. Yung solo shot niya. Oh, how was it working with both of them? Anong pagkakaiba nila? Anong pagkakapareho? Swerte ako eh. Swerte talaga ako. Swerte ako dahil nakilala ko si Angeli for Silip sa Apoy. And that was because the original actress who was supposed to play Silip sa Apoy wasn't available. So si Boss Vic said, itry mo si Angeli. Sabi ko, hindi ko po siya kilala, pwede ko po ba siyang makausap. Pandemya pa noon, height ng pandemya. So nag-Zoom meeting lang kami. In the 15-minute conversation, sabi ko kay Angeli, kung umarte ka, kung yan ang bibigay mo sa akin bilang Emma sa Silip, bagay na bagay ka. Huwag mong babaguhin yan, huwag mo ko paandaran. Yan yung kailangan. And it worked. And she trusted. I first met Asi sa set ng Selena's Gold. No, the meeting before Selena's Gold, in person I met her sa set ng Selena's Gold. Isa sa mga unang tinanong ko sa kanya, magaling ka ba? At sagot niya sa akin, opo. Tapos sabi ko, bakit ka magaling? Kasi magaling po ako umiyak. So yun yung sinabi niya sa meeting. So yung unang eksena ko sa kanya, yung party scene sa Selena's Gold. Nagre-rehearse pa lang kami, umiiyak na siya. Tapos, sabi ko, ito yung ibig niya sabihin na magaling siya umiyak. Tapos nung nire-rehearse ko na siya, sabi ko sa kanya, mali ang iyak mo. Hindi yung iyak na yan ang gusto ko. And then he started talking about it. And all throughout the course of that very short role, alam kong meron eh. Alam kong meron. So I began asking for her. So, swerte ako kasi tinatanong ng Viva kung sino gusto kong artista na babae. Ang binabungkit ko lang lagi, si Angeli o si Asi. Actually, susunod kong pelikula ang bida, si Angeli tsaka si Asi magkasabay. Binibigay ng Viva sa akin eh, so masaya ako. You're so blessed.
Yes, I am. Thank you. At dapat buhawin ka kay Gold. Kasi ang ganda ng role niya sa Civilians Gold. Yeah. Di ba? Dito, one of the three guys ng staff. Yeah. How do you feel about it, Gold? Sobrang grateful po kasi lagi po ako napipili ni Direk Ma'am, Sir Amy po.